Hello guys, welcome back to our channel. Bago natin simulan ang ating video, huwag nating kakalimutang i-shoutout ang nagpa-shoutout. Shoutout kay Violence TV. Shoutout sa iyo, Master. At saka shoutout kay John Lina. Shoutout sa iyo, Master. And also shoutout kay Daniel Watatik Santo Tomas Dabo Electronics Repair. Yan, idol natin yan, Master. At sa lahat ng gusto magpa-shoutout, just comment lang para ma-shoutout ko kayo next video. Okay, simulan na natin ang ating video. Intro muna tayo. Alright. Hello guys, meron tayong ayusin na Sakura EV-732. Ang problema nito guys, no audio. Subukan natin saksak. Yan, nag-on siya. Pero hindi nag-on ang kanyang relay. Buksan natin para masimula na natin na ayusin. Mauna na yung board, hugaw ka siya guys. Tanawa rin nyo, tingnan nyo guys, yan ang daming alikabok. Okay, saksak natin. Ayan, umiikot na ganyang blower. Tanggalin natin itong board at saka linisin na lang natin yung mga alikabok. Okay, standby. Linisin lang natin guys, i-blower lang natin. Karon atong tanggalon ang mga screw para atong makuha ang board para matarong na ito tanaw kung ano siya problema. Thank you.
Kung napapansin nyo guys, ang ginamit na hotspot niya is MOSFET in channel. Kaya pag mayroon nahirapan ako sa kalisod paano i-testing, paano i-tester, akala ko kasi NPN transistor, hindi pala MOSFET pala ang ginamit sa amplifier na to. Tingnan nyo guys kung napapansin nyo, ang kanyang drain at source ay mayroong 400 plus na reading. MOSFET siya. Kala ko kasi kanina nag-leak yung transistor na ito. Tiningnan ko ang number niya, ito is key. Ano siya? MOSFET. Ito guys, itong bias niya guys, sira ito guys. Kinakalawang ang kanyang paa. Hindi siya tumunog, tumataas ang kanyang DC out. Standby muna tayo dyan guys, para panoorin nyo. Ito siya guys, ang kanyang bias transistor C945. Ito ang ipalit ko guys, si 2001. Same pin out lang sila. Watch resistor sa output. Kung wala ba siyang problema, para tuloy-tuloy ang ating trabaho, walang back jump. Ito guys, gamitan natin ng bulb protect. Ilagay natin sa kanyang sakit, tapos i-open natin ang bypass switch. Okay, ganun lang kasi mag i-try sa mga shorted guys. Okay, standby. Ilagyan ng protect para hindi mabuak o matagat. Okay. Tingnan natin kung naka-bulb protect, kung iilaw ba ang ating bulb. Okay. Atong iset up ang darong. Okay. Oh. Wala na siya shorted guys. Igura siya ni lights on tapos lights off. Okay. Hindi naka-steady ang kanyang ilaw. Ibig sabihin, wala nang shorted sa ating circuit. Okay. Standby. Ngayon guys, karon atong shock doon ang kanyang DC out. Kung normal lang ba? Okay, standby ka dito. Okay. Ayan, DC out guys. Normal na ang iyang DC out voltage. Tingog na niya. So ayan ito, taulog speaker guys. Para mga testingin natin yung matingog ba. Ngayon subukan natin lagyan ng input. Ito ang pang bypass input natin, bullion tapos cord RCE. Yan, tignan nyo. Ah.
retail. Years later. Powered by Kyle's mixed wall machine. Years later. Years later. Yeah.